pumunta kami ngayon sa ano, sa market, Raj Pipla, kasi ang dami naming mga errands. Actually, naka-uwi kami kahapon, mga around 5:30, alas 6, ganoon. Tapos naligo lang kami, kumain, tapos natulog na. So today, bibili kami ng mga medicine, kukuhanin namin yung TV, tapos bibili kami ng sack bhaji, vegetable, sa market, and papaayos namin yung na-puncture na sasakyan, guys, kasi nga nagpunta kami sa Goa, and Goa is 17 hours drive. Tapos times 2, 34 hours kaming nag-drive sa daan. So imagine nyo kung nga, 40 hours. Back and forth. So 40 hours kaming nasa daan, guys, just imagine. And we are planning to cook something for Het Kumar later at night. So we'll be needing a lot of masala, spices for the food that Jana will be cooking later. So nandito kami ngayon sa Raj Pipla Market to buy those items kasi nga hinabili ni mother-in-law na ano, na bilhin namin na lahat para hindi na kami pabalik-malik sa market later. And kukuha na natin yung TV sa wakas, guys. Ang haba, ang ilang months na. 2 months na atang walang TV sa bahay. So kukuha na natin siya ngayon. And check natin if na-repair na siya. And kung napapansin nyo, medyo naging tan ako, guys. Kasi nga, nag-beach kami. And sobrang saya ng experience namin. Nag-beach kami, nag-casino. And napakasarap pumunta sa Goa para ka lang nasa Pilipinas. So, ayun. Hindi ko alam kung anong gagawin ni Milan. I think bumibili na siya ng medicine ko. Kasi as of now, guys, may problema talaga ako sa acidity. And I think it's gastritis. So, isang araw po muna tayo sa hospital para ipa-check yung nararamdaman ko para hindi na natin pa ulit-ulit nararamdaman to. Nating serious naman daw, wag daw dating ipagkabahala. Pero might as well check na rin, 'di ba? Para mas maagapan natin if maging serious man siya o hindi. So, ngayon Milan is putting me under his medicine, like yung ibibigay niyang gamot sa akin, imo-monitor niya ako, and then we will see kung mababawasan ba yung sakit ng tiyan ko and yung acidity. Kasi every time na kumakain ako, nagvo-vomit ako, guys. If hindi ako nakainom ng specific tablet na yun, tapos nakain ako, kahit tubig man lang, talagang magvo-vomit ako lahat ng ininom kong tubig, chai, before drinking that certain pill, certain medicine, ayun. So, very, very hard talaga. Masakit yung nararamdaman kong situation ngayon. But overall, hindi na ako nilalagnat, hindi na ako inuubo. May problema na lang ng konti sa throat. Well, inuubo pa pala ako. I will correct myself na may plema. So, medyo masakit pa yung throat ko. So, ayun, I will update you for the rest of our day. Matagal-tagal din tayong hindi nakapag-video. So, babawi tayo, guys. I'm feeling okay now. I am feeling fabulous dahil nasa trip nga natin and na-refresh tayo ng konti. So, expect a lot of videos from me now. Mag-daily vlogs tayo. Try natin. We'll see you later. Bye for me. What are these? These are everything. These are my medicines. Yes. And also Janus aloe vera. Oh, okay. Milan bought me the medicines already para sa mga acidity ko. Acidity problem. Bili kami ngayon ng mga vegetables, guys. Dito lang sa malapit kasi hindi namin maipasok yung sasakyan namin sa loob. Kasi maraming, sobrang traffic. Tapos, wala kaming mapag-parkingan. So, anong bibili natin? Yes. What you want to buy? Tomato, 1.5. Binda, 500 grams. Onion, 1 kg. Chalo. So, we will buy some, ano, guys? Chalse. Good. So, dito yung place na pinagbilhan namin dati din. So, ayan, yung mga pinakita ko sa inyong ringer dati. So, dito lang kami bibili ulit. How much? Okay, it's not here. Come now. 1 kilo kar do, kebhi 1 kilo. 1 kilo tamata karo. 2 kilos kar do. 2 kilo. Kailan na kasi 2 kilo? 2 kilo. Pachana ganay. Hindi kami ng tomato. How much for the tomato, Milan? 50 rupees. How much per kilo? How much for tomato? 1.5 kilo, 50 rupees. 500 binda. Hindi na
ng lady finger, guys. Binda ang tawag nila dyan dito. 500 grams lang. Kasi yung sa mga likod namin, naubos na. So, kailangan na namin bumili ng binda dito sa labas, guys. Kasi favorite ko yan. And nagka-crave talaga ako na kumain ng ganyan ngayong araw. We will also buy onion. How much? 30 rupees? Oh, guys, 30 rupees per kilo lang dito sa India. 20 rupees, 20 peso. Discount, you get 25 rupees per kilo. 25 rupees with discount. So, nasa 15 to 20 pesos, guys. Ayan sa Pilipinas, sa magkano. I don't know about Philippines. I think it went down to 300 already. But before, it was like 600, 700 per kilo. Peso, ha? Huh? It's very costly in Philippines right now, the Udongri. Grocery store nila dito, guys. Oh, may mga nakasalamin and all. Siguro meron din tayong mga ganito sa Pilipinas. Pero bibili muna tayo ng mga biscuit at saka ng konting sabon. Kasi naubusan tayo ng sabon sa Pilipinas. Sa bahay. And ito yung favorite kong binibili na pasta. Ayan, masala pasta. So, apat. Napakadami nilang dal dito, guys. So, you know everything. You can distinguish everything. Nobody can. Only women can. Only women can distinguish everything. Ito munggo. I know this one. It's munggo. But others, I don't know. May ganito ba tayong karaming dal sa Pilipinas, guys? I don't think meron tayong gantong karaming dal. Ako ng orange ko, guys. Ayan. 50 rupees. How much does it cost in, peso? 35 peso. Ngayon naman, guys, naghahanap tayo ng chinelas. So, pupunta tayo dito sa bazaar na to. Mumbai Bazaar ang tawag. So, titignan natin kung may mahanap tayong chinelas sa loob. Kasi, pambahay lang naman. Pero, ang nakikita ko dito, mga suklay-suklay. Parang yung mga 10-10 rupees sa bahay natin. Ayan, yung may mga map-map silang binibenta. May mga walis-walis. Mga plastic-plastic ba, ganyan. Lalagyan, mga timba, batsa. So, wala silang chinelas, I think. Ayan lang. Mga gamit-gamit lang. Gunting-gunting sa bahay. Tsaka mga rugs. So, mga laruan. Tapos mga stainless. May mga presyo. 150, 140, 130. Napakamura lang, guys. Ah, may cabinet. Yoga cabinet. Ah, yoga, ano pa. Yoga mats pa. Very cheap. Walang ano dito, guys. Walang champal, puro mga plastics. Walang shoes and slippers, puro mga plastic. Kailangan kasi namin ng mga shoes sa chinelas sa bahay, guys. Kasi sira-sira na yung mga chinelas namin sa likod. So, hindi na pares-pares kapag sinusuot namin. Napakarami mga plastic containers. Ayan, may mga glass din pala dito, mga kaprakabi. Ayan o. Dami. Dami yung pagpipilian. Eh, may cotton buds pa. Nakakamiss yung pagpunta sa mga ano, sa mga Changi. Diba ganito yung mga tinda nila sa Changi, guys? Ayan. 50, 40, 60. Iba-iba. 350 yung mga containers nila doon. Depende. Tapos pwede kang patumawa dito, guys, ha? Di pa yan yung mga normal price na ano nila. Ang cute. So, naghihintay ako ngayon kay Milan kasi bumibili siya ng medicine para sa farm namin. Kasi guys, yung mga mangga namin, nag-aalala siya kasi patapos na yung winter and hindi pa rin namumulaklak yung mga mangga namin halos. And kukunti lang ang tubo. And kasi kapag hindi namin naagapan yun, magkakaroon kami ng napakaraming loss. So, nagtitingin kami ng mga possible ways para maagapan yung problema na ito and para mamulaklak yung mga mango farms namin, mango banana, mango plants namin. So, kinokontak ni Milan lahat ng mga may mango farms and tinitignan niya kung ano yung mga ginagawa nilang ways para madagdagan yung mga flowers nila. So, ayan, nandito siya, ayan, ang dami niyang kausap sa cellphone para siyang nagtetelebabad. So, hinihintay ko lang siya and nag-edit ako while waiting for him para hindi naman sayang din ang oras ko, guys. Kasi marami din akong trabaho dito sa phone, sa Facebook, YouTube.
tapos sa TikTok pa, tapos may pagkadating sa bahay, syempre kailangan ko pang tumulong sa pag-prepare ng mga pagkain and all, kasi hindi pa kami nakain and mag-aalas 12 na. So sana makakahanap na siya ng medicine kasi napakamahal. It's either napakamahal or hindi pa niya mahanap yung medicine na sinasuggest siya sa kanya. So ayun, pero nabili na namin lahat ng mga kailangan bilhin. Ayan, nasa likod na sila. And wala na kaming ibang work. Ayun na lang muna ang gagawin namin. Maghahanap muna kami ng mga medicines na kailangan for our mango plantation. So I'll see you later. Oh, ayan guys, si Mila, nakikipag-usap siya sa store owner. Tignan natin kung may mahanap ulit siya. Ang dami na naming pinuntahan na stores guys and wala talaga. Hirap na hirap kaming mahanap yung specific chemical na gusto niya. Eh, anong oras na? 12:39, hindi pa kami nakakakain. So, sana mahanap na niya yung hinahanap niya para makauwi na kami and makapag-lunch na kami. Guys, we are currently preparing some food for Het Kumar because Het Kumar is coming in here. So, Jana will be cooking and my Sasu is currently very excited. Wow, excited siya, Yar. Kamaru, Het Kumar, aywa. Ause. Ahuhu, kawabanawis kami. Rotli. So, guys, even in the afternoon talaga inalis na ni mother-in-law yan sa fridge. Hindi niya talaga nakalimutan para kapag dating ni Het Kumar, masarap na yan and medyo maliquid-liquid na. Ano yan, Rotli? Ahu karo, ano ah? Jira rice. Ano yan, andar-andar huche? Damal patra? Loving. Boss, video kayo na eh. Ito. So this is just rice, tamal patra, like yung mga stick-stick guys. And also yung salt. And over here, John will be cooking the food for the husband. For Het Kumar. So this is the first time Het Kumar will be tasting the food of Janu. So I wanted to shoot this video guys because this is the first time that I will be knowing how to cook this. So they are teaching me Raj Majawal. So they are teaching me how to cook this for the very first time. And Janu hari banamis. So this is Janu's expertise, huh? Raj Majawal. That's why Jani is the one making the food for today. Yun naman kung gaano kadaming tomato and gaano kadaming onion ang gagamitin. So, mayaman kami dito guys. Hindi mahal ang tomato namin. 20 rupees lang. Ay, 20 pesos lang yan. So, 30 rupees, 1 kilo. Itong tomato din ata nasa 30 rupees din. So, 20 pesos. And meron din tayong cabbage dito. And mga masalas na gagamitin. So una, maglalagay tayo ng oil guys. Ado guys, ano bang tawag dyan? Luya sa atin. This one is cumin seeds. What do you call that one? Cloves. Tapos, lalagay na natin ang ating cabbage. Batches we are making for mommy and papa. So this one is for mommy and papa. That's why there's no dumbilas on. The last one will be ours, no? Janu? This one is for mommy and papa. Yes. That's why there's cabbage. But ours, there will be no cabbage. So ayan, dahil kay mommy and papa pala to guys, walang onion and garlic. Yung sa amin, meron siyang onion and garlic later. So, this is the food for mommy and papa. Kasi hindi nga sila nakain ng sibuyas at bawang, diba? Now, we'll be putting chili powder. And some turmeric. Coriander powder. Now, we are putting Rajwari... What is it? Masala? Rajma masala. Now we just have to mix it. Now tomatoes. And then salt.
We will also put little bit of garam masala. So, tapos na ang kanin natin. Our rice is finished. And over here, niluluto pa rin natin ang ating rajwa. Ang nang siya sauce? Rajma. So, sa amin, lulutuin pa natin mamaya. Si Jano ang magluluto, our expert. So, lulutuin na natin yung sa atin, guys, yung may garlic and onion. So, first, we just have to put the oil. Ayun, maraming oil kasi marami din siyang tomato, maraming ding onion. So, the more tomato and onion it is, the more oil you need in order for them to be cooked. So, we need to put garlic also, but this time, mas maraming garlic dahil mas malaki ang lulutuin natin. Oho, garlic. At labada, garlic, che. This one is cumin seeds, guys. We will put the onion, guys. Ayan, ang daming onion. Grabe. That's a lot of onion. Ayan, so dalawa ang niluluto natin, guys. Itong niluluto ni mother-in-law is full of cabbage lang. Kasi ano lang siya, it's only for Swami Narayan. Kasi hindi sila nakain ng onion and garlic. But ito yung para sa amin. Since kumakain kami ng onion and garlic, nakikita niyo naman napakarami namin nilagay na onion at saka garlic sa loob niyan. Dito naman guys, i-ano na ni mother-in-law, lulutuin na ni mother-in-law yung rice natin. So naglagay na siya ng kaunting oil dyan. So, maglalagay na tayo ng cumin seeds. Rice. Lagay din tayo ng dana leaves, guys. Ibibigay kasi natin to sa Sasuji ni Jano, guys. So, parang ano yan. Yan yung takeaway natin. Parang pabaon natin. Dahil nagbigay sila ng isang araw sa atin ng dalbati na, mami. Dalbati, apelido na yan eh. What is the other? Ubiju? Dalbati yan eh, tanggelo. Ito na yung bibigay natin sa Sasuji ni Jano. Sa mother-in-law niya. Ayan, pabaon. Your mother-in-law will eat that. Ayan guys, naluluto na yung onion natin. Nagiging brown na siya. So, matagal-tagal pa. It will take a lot of time still, Jano. Probably 10-15 minutes still. So, ang dami. You know, in the Philippines, the price of onion is very, very costly. That the people are just putting this single slice of onion. Eh? Hoy, 30 rupees expensive. Not now, but... Huh? So there are times. Eh? Expensive. Huh? Really? Up until how much price? Like 100? 100, 150? 50 rupees. So that's already expensive for you. So in India pala guys, for the onion, the most expensive price na naranasan nila is 50 rupees per kilo. Sa atin guys, 600 to 700 peso. 1,000 rupees per kilo. Ang nagluluto sila guys, ako naman ay nagliligpit-ligpit at nag-aabot-abot ng kung ano-anong kailangan nila. And so naglalagay na tayo ng chili powder. Turmeric powder. And some chili powder. Not chili powder. What is it? Tanazili. Ha, coriander powder. This one is rajma masala. And now, little bit of salt. This one is garam masala.
So, paghahalo-haluin lang natin yung mga ingredients, guys. Hanggang sa maluto yung onion. Kasi yung onion yung pinakamatagal dito. Kaya hindi naluluto yung onion, hindi tayo matatapos sa paghahalo-halo. Mas the collagen, eh, yan. But we still need to cook it for a little while. Now, we will put the tomato, guys. Nangyayari guys, i-blend natin yan. Pero uunahin muna natin i-blend yung kina-mother-in-law. Guys, it will be like this. Ayan, ayan ang magiging mixture niya. So may lalagay pa tayo dyan mamaya na pinakuluan ni mother-in-law kanina. Which is nandito sa cooker na ito. So, ayan, papakita ko sa inyo. Pinakuluan na nila ito kaninang umaga pa. Ayan. So after blending this guys, ayan, ilulutuin natin ulit siya. So, naglalagay na si Jana ng oil dyan. Cumin seeds. Chili powder. Coriander powder. Ilalagay na natin yung binblend natin kanina. Which is yung gagawin nating sauce. Now we are putting the rajma. Look how much, how many is it, guys? Eh, with sauce also. Okay. It will make color. Barabar. Now we just have to keep on mixing it. So, yun guys, rajma. What's the name? Chawal. Rajma chawal. Chawal means rice. Rice. Ah, so this is rajma, the sauce itself. Yes. And then the chawal is rice. Rajma chawal. You eat this with rice. Barabar na. Yes. So that's what is the name of this, guys. Rajma chawal. This is it, guys. Rajma chawal. So this is for mommy and pop. Look appetizing, na? And over here is our rice. Ayan. So chawal means rice. And this is rajma. All right.